taong 2005 sa isang ospital sa LA matapos ang nakakapagod niyang araw sa trabaho. Si Jessica ay hindi na makapaghintay na makauwi para makapagpahinga. Magdamag siyang nag-alaga ng mga pasyente mula sa mga simpleng kaso hanggang sa mga kritikal na kondisyon na nangangailangan ng kaalaman, kagalingan at dedikasyon bilang isang nurse. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagod ay nagagawa pa rin niyang ngumiti at magparamdam simpatya sa kanyang mga pasyente, dahilan para mahalin siya ng marami. Si Jessica ay isang mabait na babaeng nasa 25 taon na ang edad. Normal na sa kanyang sumakay ng bus papauwi sa tuwing araw ng trabaho, kung saan humaharap siyang palagi sa 40 minutong paglalakbay sakay ng public transport na sisiksik ng mga taong pagod rin na kagaya niya sa bawat sandaling napapadaan ang bus sa malubak na kalsada ng kanilang lugar. Pagbaba ng bus ay kinakailangan naman ni Jessica ang maglakad papauwi kung saan napapadaan siya sa dalampasigan ng beach malapit sa kanila, na medyo nagpapagaan ng kanyang pakiramdam at nakakapag-alis ng kanyang pagod. Naibsan ang sama ng kanyang pakiramdam at sakit ng katawan sa bawat pagdaman niya ng malakas na daloy ng hangin mula sa dagat. Napapapikit na lamang si Jessica para mas madama pa ang ingay ng mga alon at nakakaginhawang ingay ng mga ito. Siya ay gumiginhawa ng gumiginhawa nang bigla na lamang maagaw ang kanyang atensyon ng isang ingay ng pag-iyak. Hindi man siya sigurado kung saan yun nagmumula, dahil na rin sa kanyang instinct bilang nurse at kabutihan ng puso ay nagawa niyang hanapin at sundan ang ingay. Ang tunog ay nagsimula ng luminaw at walang ibang nasa isip si Jessica kundi pag-aalala at pagka-interes. Ang pagod niya mula sa maghapong pagtatrabaho ay para bang naglaho ng bigla, dahil nararamdaman niya sa kanyang kalooban na ang bagay na iyon ay mas importante. Ilang sandali pa ay nabungaran na niya ang sanggol na umiiyak, sinasabayan ng tunog ng alon sa dagat. Ang sanggol ay waring nagugutom, nakabalot ng manipis na kumot at nakatago sa kumpol na batuhan malapit sa dalampasigan kung saan natatamaan ito ng bawat pag-angat ng tubig. Umiiyak ng umiiyak ang sanggol sa labis na pagkatakot. Ang eksena ay labis na nagpabigla kay Jessica na halos hindi niya ito mapaniwalaan. Diyos ko, sinong walang puso ang nag-iwan sa'yo dito? Marahang sambit ng nurse habang naiiyak at napupuno ng emosyon. Nagpalingon-lingon ang babae sa paligid. Naghahanap ng kung sino mang tao sa paligid na malamang nang iwan sa bata, pero wala siyang natagpuan. Nagawa na rin kargahin ni Jessica ang bata para mapakalma ito sa labis na pag-iyak. Dito niya nadama ang kakaibang lakas ng maternal love na hindi pa niya kailanman nararanasan. Sa sobrang pagkabigla ay dito lamang din napansin ni Jessica ang gintong kwintas na suot ng bata na may napakagandang disenyo ng dalawang leon. Nang mga sandaling iyon ay wala siyang kaalam-alam kung ano ang simbolo na iyon, pero dama niyang isa itong bagay na importante. Mahigpit pero maingat na niyang kinarga ang sanggol. Walang ibang nais si Jessica noon kundi ang mapaayos ang sanggol at maprotektahan ito anuman ang mangyari. Nakadama siya ng agarang responsibilidad, lalo na nang yumakap din sa kanya ang sanggol. Huwag ka nang mag-alala, baby. Ako na ang bahala sa'yo. Nang mga oras na iyon ay naisip na rin ni Jessica na pumunta sa mga otoridad o dumiretso ng ospital. Pero ang kanyang layo sa ospital at kondisyon ng baby ay nagsasabi sa kanyang kinakailangan niya muna itong maiuwi. Alam niyang bilang isang nurse ay makakaya niyang alaga ng sanggol ng wasto habang nag-iisip ng mas magandang solusyon. Kaya naman, karga-karga ang sanggol ay dumiretso na papauwi si Jessica. Waring nakalimutan ang kabuuang pagod niya sa buong araw dahil sa pagka-importante ng panibago niyang sitwasyon sa ngayon. Mabilis na tumatakbo ang kanyang isipan, pilit na inaalam kung ano ang pupwede niyang susunod na gagawin at kung ano ang pupwede niyang magawa para sa sanggol na nalagay sa isang hindi magandang tadhana. Pagka-uwi ay inihiga agad ni Jessica ang sanggol sa isang komportable at malambot na kama. Pagkatapos noon ay agad siyang naghanap kung anumang gamit o damit na pupwede niyang magamit. Nadarama niya sa hindi malamang paraan na ang sanggol na kanyang naiuwi ay parang nakatadhana ng maging bahagi ng kanyang buhay. Bagamat walang nalalaman si Jessica kung gaano nito mababago ang kanyang hinaharap, nang makatulog ang sanggol ay naalala niyang muli ang bawat nangyari, kung paanong napunta
ang munti at nakakaawang sanggol sa beach at kung bakit ito iniwan doon. Biglang napaibabawan si Jessica ng determinasyon na gagawin niya ang lahat para maproteksyonan lamang ang bata anot ano pa man ang mangyari. Ang gabi ay lumalim na ng lumalim. Ang nurse ay humiga na sa tabi ng sanggol. Ang sakit at pagod ng katawan ni Jessica ay tuluyan ng naglaho at napalitan ito ng layunin at pagmamahal na kailanmay hindi niya naranasan noon. Ang buhay ni Jessica ay nakatakdang magbago sa isang paraan na hindi madaling paniwalaan na ang nagpasimula lamang ay ang isang pag-iyak kasabay ng ingay ng alon at mapagmahal na puso ng isang babae. Habang tinitingnan ang malaanghel na sanggol, ay naisip muli ni Jessica na matawagan ang mga otoridad. Natatakot lamang siya sa posibilidad na pwedeng dalhin lamang ng mga otoridad ang sanggol sa isang orphanage at mapalayo sa kanya. Kaya naman, ang 25 taong nurse ay nakagawa na ng may tapang at padalos-dalos na desisyon. Ako na ang siyang mag-aalaga sa iyo, mahal ko. Determinadong bulong ni Jessica sa sanggol. Alam niyang ang kanyang desisyon sa ngayon ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang hinaharap. Pero nakahanda na siyang harapin ang lahat ng hamon para mabigyan ng maayos na kinabukasan ng bata. Nang gabing yon ay niyakap na ng nurse ang responsibilidad bilang isang ina at wala siyang ibang nadarama ng mga sandaling yon kundi kaligayahan. Sa kabilang banda, sa kabilang ibayo ng karagatan, sa kaharian ng Belgium ay napuno ng pagdurusa ang royal family. Ito ay dahil ang bagong silang nilang prinsipe na si Prince Henry ay bigla na lamang naglaho. Ang hari at ang reyna ay nagamba ng sobra. Ang palasyo nila na dating napupuno ng saya ay nilulunod na ngayon ng kalungkutan at labis na pagkabahala. Si King Alexander at Queen Isabella ay naglaan ng maraming oras para umiyak at maghanap ng ilang clue na maaaring makatulong sa kanila na mahanap ang kanilang anak. Huwag kang panghinaan ng loob, mahal. Mahahanap natin ang ating anak. Sambit ng hari para magpakita ng katapangan sa kabila ng malala niyang sitwasyong pinagdaraanan. Paano nila nagawa sa atin to? Paano nila nagawang nakawin ang ating anak? Ang anak ko, gusto ko na siyang maibalik, mahal. Walang magawa ang reyna kundi ang mag-iyak ng sobra sa paghinagpis. Ang hindi nalalaman ng hari ay isang kriminal na organisasyon ang nagawang kumuha sa kanilang sanggol para magamit ito bilang bargain sa political na paraan. Pero naiba ito nang mapagdesisyonan ng mga kriminal na iyon na abandonahin ang sanggol sa kabilang ibayo ng dagat sa beach ng Los Angeles sa gilid ng batuhan. Malamang iniisip ng mga tao na iyon na walang makakakita sa sanggol kung saan nila ito iniwanan at lamunin na lamang ito ng karagatan sa oras na mag-high tide. Sa paraan na iyon ay nakapaghiganti na rin siya laban sa Belgian royalty, isang masamang gawain na magagawa lamang ng mga taong walang konsensya. Ilang taon ang makalipas ay hindi sinukuan ni King Alexander ang paghahanap sa kanyang anak habang si Queen Isabella naman ay nawawalan na ng lakas dahil sa pagkawala ng kanyang nag-iisang tagapagmana. Ang lahat ng mga tao na kanilang nasasakupan ay nararamdaman din ang kalungkutang pinagdaraanan sa ngayon ng royal family. 5 taon ang makalipas, ang mga royal advisors ng kaharian ay nagsuhestyon sa kanilang reyna na ihinto na lamang ang paghahanap. Kamahalan, ikinalulungkot ko po, pero 5 taon na po ang nakakalipas, malamang po na wala na po siya. Hindi yun maaari dahil ang puso ko ay nagsasabi na hanggang sa ngayon ay buhay pa ang aking anak. 1 taon ang nakalipas, dala ang lungkot ng paungulila ay hindi na rin nakayanan ni Queen Isabella ang panghihina ng kanyang katawan. Ganap na yumao si Isabella nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na makasamang muli ang kanyang nawalay na anak at ang pagkawala niya ay ikinaluha ng buong kaharian. Sa LA naman, si Jessica kasama ang batang lalaki na pinangalanan niyang Marius ay masaya lamang na nagsasama. Ang Marius ay isang pangalan na may kinalaman sa karagatan kung saan siya natagpuan ni Jessica. Lumaki si Marius na napapaligiran ng pagmamahal nang walang nalalaman sa tunay niyang pinagmulan at sa magagandang tadhanang naghihintay para sa kanya. Pinalaki ni Jessica si Marius na parang sarili niyang anak. Bagamat hindi niya talaga ito tunay na anak, si Marius ay naging mabuting bata naman para sa kanya. Nirerespeto siya nito at labis na minamahal bilang kanyang adoptive mother. Suot pa rin ni Marius doon ang gintong kwintas na may lion crest. Naging totoo din naman si Jessica sa bata sa bawat nangyari noon at wala itong inilihim ni minsan.
Sinasabi pa niya kay Barrios na kung sino man ang kanyang ina ay malamang na mahal siya nito at ang magpapatunay nito ay ang iniwan nito sa kanyang espesyal na kwintas. At malamang ang simbolo umanong ipinapahiwatig nito ang magkokonekta sa kanilang muli. Ang bata naman sa kanyang parte ay may karakter na madalas nagpapasurpresa kay Jessica gaya ng mabilis nitong matuto at matatas kong magsalita na para bang isang prinsipe. 10 taon ang makalipas simula nang matagpuan ni Jessica si Marius sa beach ay lumaki na si Marius sa sobrang pag-aalaga at pagmamahal. Naturuan din siya kung ano ang importansya ng kabutihan sa kapwa. Gayunpaman, sa eskwela ay madalas mapaharap si Marius sa ilang problema. Mapag-isa siya at mahiyain na siyang umaagaw sa atensyon ng iba niyang mga kaklase na walang ginawa kundi ang tawanan siya at asarin buong maghapon. Madalas na binabaliwala lamang ni Marius ang lahat pero may pagkakataon na sadyang hindi niya makayanan ang lahat. Isang halimbawa nga nito ay nung isang beses sa kanilang reses kung kailan suot ni Marius ang kanyang kwintas ay nagsilapitan na naman ang mga bumubuli sa kanya para siya ay pagtawanan at asarin dahil lamang sa kanyang pagiging mahiyain. Tingnan niyo oh, may mahiyain na namang estupido rito at mabait pa rin na akala mo yung isang prinsipe. Iiyak ka kaya kung kukunin namin yung kwintas mo? Wika ng isa sa mga lalaking bully habang mahigpit na hinahawakan ang gintong kwintas. Parang awa niyo na, wag naman ang kwintas ko, napakahalaga nito sa akin. Pagmamakaawa ni Marius pero binaliwala lamang ng mga bully niyang kaklase ang kanyang pakiusap. Sabay hatak ng kwintas sa leeg ni Marius at dali-daling tumakbo. Sinubukang humabol ni Marius pero nadapa na siya sa pagmamadali. Kaawa-awa ka, mananakbo na lang hindi mo pa kaya, lampa. Wika pa ng isa sa mga bully na ikinasaya pa lalo ng kanyang mga kasama. Si Marius dahil sa napahiya na at walang kalaban-laban ay hindi na nagawa pang makalaban. Umiiyak siya hindi lamang dahil sa hinablot ang kanyang kwintas kundi dahil sa kung paano siya tratuhin ng masama ng kanya pa mismong mga kaklase. Umuwi si Marius nang umiiyak, naninikip ang dibdib sa kalungkutan, mas malayo sa espesyal na bagay na kanyang iniingatan, kasabay ng pag-iisip na katatawanan lamang siya para sa iba. Alam ng bata na ang kwintas lamang na yon ang magsisilbing koneksyon niya sa kanyang tunay na ina, kaya ang mawala ito ay parang nawala na rin ang bahagi ng kanyang istorya. Pagka-uwi ay may lungkot agad si Marius na nagsumbong sa kinikilala niyang ina. Ito naman din ay kalmadong nagpagaan ng kanyang loob. Kalmahan mo lang mahal ko, ang lahat ng sa atin ay babalik din sa atin isang araw at ang koneksyon mo sa iyong ina ay mananatili lamang sa iyong puso. Lingid sa kaalaman nila na ang kwintas na iyon ay mauuwi sa kamay ng royalty pabalik ng Belgium. Ito ay nang ipakita ng bully ang nakuha nitong kwintas sa kanyang ama. Ang ama ng bully matapos mapagtantong tunay na ginto ang kwintas at hindi pangkaraniwan ay sadyang natigilan. Saan mo nakita yan anak? Tumugon naman din ang kanyang anak na nakuha niya yon sa kanyang kaklase. Dahilan para ipost agad ng ama ng bully ang kwintas sa black market ng internet para maibenta. Naniniwala siya na ang simbolo na iyon ay nagmula sa isang bagay na importante at maghahatid sa kanila ng kayamanan. Siyempre, ang investigation team naman na siyang nagtutuo ng pansin sa mga illegal na gawain sa internet ay palaging nakaabang sa kung anumang anomalya na kanilang makikita. Hanggang sa makita na nga ng mga otoridad ang post na may kinalaman sa kwintas, umagaw ito agad ng interest ng mga investigative team. Kaya naman, bumuo agad sila ng isang detalyadong plano para makuha ang kwintas at maaresto kung sino man ang may hawak nito. Sa ilang oras pang pagsasaliksik, ayon sa detalyeng ipinapakita, ang kwintas ay pagmamayari umano ng Belgian Royal. Hindi na rin nag-aksaya ng oras ang otoridad na matawagan ang palasyo. Nang mapag-alaman naman ni King Alexander ang magandang balita, ang puso niya ay bigla na lamang napahinto. Ang kwintas na sinasabi ng mga pulis ay ang kwintas na ipinasuot nilang mag-asawa sa bagong silang na si Henry noon. Kahit ang taon na nakalagay sa pendant ay nagkukumpirma sa pinagmula nito. Dahil sa hindi makayanan ng hari ang kanyang emosyon ay hindi na niya naiwasang hindi mapaiyak. Wala siyang ibang nasa isip noon kundi ang kung ano man ang naging kalagayan ng munting prinsipe sa ngayon. Ang kwintas ay bumabalik sa akin ngayon malamang dahil sa isang dahilan. Tila pagpapahiwatig ito ng tadhana sa akin na buhay pa ang aking anak at malapit na kaming magsama. Ang kwintas ay nagbigay ng malaking pag-asa at matinding determinasyon kay Alexander na nakahanda na siyang gawin muli ang lahat
para makita si Henry. Kaya naman, wala nang pagdadalawang isip na nag-asikaso ng biyahe ang hari papunta agad sa lugar kung saan natagpuan ang kwintas. Ang paglalakbay patungong LA ay mahaba at nakakapagod, pero hindi nagawang magpatinag ni Alexander sa kanyang nararamdaman. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ay ito na lamang ang nag-iisang tsansa. Kung noon ay walang nagiging resulta ang isinasagawa niyang investigasyon, ngayon ay nakakalap na siya ng konkretong clue na maaaring maglapit sa kanya sa kanyang anak. Pagkarating ng LA, ay nakadarama na rin si Alexander ng pagkasabik ang posibilidad na pwede na niyang makasama ang kanyang anak anumang oras ay pumuno sa kanyang puso at isipan ng saya at pag-asa. Pero natatakot pa rin kahit papaano kung makikilala pa ba siya nito bilang isang ama. Wala siyang magawa kundi ang tanawin na lamang ang mga nalalagpasan nilang mga gusali ng syudad mula sa bintana ng limusin na kanyang sinasakyan. Dumiretso si Alexander sa istasyon ng mga pulis kung saan naroroon ang lalaking nagbalak magbenta sa kwintas ng kanyang tagapagmana. Sa takot ng lalaki na nagbalak magbenta, ay nasabi na nito ang katotohanan na ang kanyang anak ang siyang nagnakaw noon mula sa isa niyang kaklase at wala umano siyang detalyadong impormasyon patungkol sa batang lalaki na kaklase ng kanyang anak. Agad din namang nakipagtulungan ng mga pulis. Gagawin po namin ang lahat ng paraan, mahanap lamang ang inyong anak kamahalan. Sambit kay Alexander ng head ng investigative team. Makakaasa po kayo na hindi kami magpapahinga hanggat hindi nahahanap ang inyong anak. Hindi na rin nagaksaya ang mga pulis ng panahon at agad na silang nagpasimula ng malawakang investigasyon. At ang balita patungkol sa nawawalang prinsipe ng Belgium na si Prince Henry ay mabilis na kumalat sa buong LA. Napukaw din ito ang interes ng lokal at international na media, kung saan nai-announce ang napakalaking reward na maaaring makuha ng kung sino mang makakapagturo sa kinaroroonan ni Prince Henry. Si King Alexander noon ay nanatili na muna sa pinakamagarang hotel sa LA habang nag-aabang ng resulta, dahilan para dumugin doon ang tawang hotel na iyon, lalo na ng mga bata na nagsasabing sila ang kanyang anak. Ang hindi nila alam ay hindi nila ganun kadaling malulok si Alexander dahil tinatanong niya rin sa mga bata kung ano ang nakalagay sa simbolo ng dalawang leyon. Ang mga numerong nakabahagi dito at ang nakasulat, at wala ni isa man sa mga batang dinala sa kanya ang nakasagot ng tama. Humarap na lamang siya sa media para ipagsigawan habang taas ang kwintas na kung nanonood man ang batang nakakaalam patungkol sa detalye ng hawak niyang kwintas ay kontakin lamang siya sa hotel. Sabik na umano itong makita siya. Hindi niya alam na sa mismong araw at oras na iyon, si Marius ay nanonood ng telebisyon habang ang kanyang ina ay nagluluto sa kusina. Kilala niya ang kwintas na iyon at hindi siya pwedeng magkamali, kaya agad niyang dinampot ang phone ng kanyang ina para matawagan ang hotel. Alam ko ang kasagutan sa tanong kung ano ang nasa likod ng simbolo ng dalawang leyon. Nasasabik na pahayag ni Marius sa telepono. Ito umano ay ang letrang H kasunod ng pangalan nitong Henry. Si Alexander ay biglang natigilan na halos hindi niya mapaniwalaan ang kanyang nadinig. Kaya naman, hindi na siya nagatubiling mahingi ang address ng bata na kanyang kausap na agad niyang pinuntahan kasama ng ilang investigators at securities. Papunta pa lamang ay bumibilis na ang tibok ng puso ni Alexander sa labis na pagkasabik. Sa tinagal-tagal ng panahon ng paghahanap, ang katotohanan ay mangingibabaw at lilitaw na rin sa wakas. Si Jessica naman, na wala pa rin kaalam-alam, ay nasa kusina pa rin at nagluluto ng paboritong pagkain ng kanyang anak. Anak, tara na, maluluto na tong paborito mong french fries. Ang bata naman ay nasasabik na sanang pupunta ng kusina nang biglang magring ang kanilang doorbell. Si Jessica naman ang agad na dumiretso sa pinto para pagbuksan ang kanilang bisita. Dito, nagkatagpo ang tingin ni Jessica at Alexander na waring naparalisa sa ganda ng nurse na nasa kanyang harapan. Makisigman at gwapo, ay tila nawalan ng panama ito sa maganda at mahabang buhok ni Jessica. Magandang mga mata at ngiti na parang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Nagtaka naman si Jessica nang mapansin sa likuran ng lalaki ang napakarami nitong kasama, mga pulis, securities at maging media. Anong meron? Dito na inilabas na Alexander ang kwintas. Dito ba nakatira ang batang nagmamay-ari ng kwintas na ito? Pero hindi pa man nakakasagot si Jessica, ay nanakbo na papalapit si Marius at agad na inagaw ang kwintas. Nasa akin na ulit ma, ang kwintas ko ma. Nagbalik nga ito sa akin gaya ng sabi mo mami. Maraming salamat po pala sir.
hindi pa nalalaman ni Marius na ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay ang tunay niyang ama. Pero naisip muna ni Alexander na makausap ng privado si Jessica, kung saan dito na rin niya nalaman ang tunay na nangyari. Patawad po kamahalan, pero siya po ay aking anak at hindi ko po ahayaang ilayo niyo siya sa akin ng ganun lang. Naluluha niyang tugon habang niyayakap ang minamahal niyang anak. Si Alexander naman ay agad na nilinaw ang kanyang nais. Hindi, nagkakamali ka. Wala akong planong paglayuin kayo. Ang gusto ko lang ay maging parte ako ng buhay ng anak ko. Nahayaan niyo akong makatulong sa abot ng makakaya ko. Bilang ama para kay Henry, nahayaan mo akong mabigyan siya ng pagmamahal at pag-aalaga na matagal ko nang hindi naibigay sa kanya. Tinanggap naman din ni Jessica ang proposal na Alexander dahil siya pa rin naman ang tunay na ama ni Marius. Nangako ang hari na palaging rerespetuhin ang naging role ni Jessica sa buhay ng kanyang anak. Simula ng araw na iyon ay madalas nang dumadalaw ang hari sa bahay ng nurse. Kaya naman, hindi na nakakapagtakang mabilis silang nagkaroon ng pagkakaunawaan. Napaibig si Alexander sa malakas at mapagmahal na babaeng si Jessica. Nakikita ng dalawa ang kanilang kinabukasan na magkasama, na ang dahilan ay walang iba kundi si Marius. Masaya ang hari kung paanong napalaki ni Jessica ng magalang, mabuti at matalino ang kanyang anak, kahit pa hindi naman niya ito kaano-ano. Ilang buwan ding nagkaroon ng relasyon sina Alexander at Jessica bago sila ganap na magplano ng pagpapakasal at magkasama-sama na bilang isang pamilya. Si Marius naman, na kinikilala na ngayon sa pangalang Prince Marius Henry, ay masaya na ngayong meron na siyang ama na mamahalin. Nagpapakita ang ginawa ni Jessica ng aral ng pagiging ina ay nakikita sa pag-aalaga at pagmamahal na ipinapakita mo sa bata, kung paano mo siya mapalaki ng maayos at hindi basta yung pagluwal lamang dito. Kung nasaan man si Queen Isabella sa ngayon, ay tiyak na maliligayahan din ito sa mga nangyari.